Ano nga bang exact amount in grams ng grasa na dapat nating nilalagay sa torque drive? Nag-check ako sa shop manual ng Honda, tapos based doon sa shop manual, meron talaga siyang precise na dami in grams na dapat mong ilagay, depende sa motor. Ang una natin kailangan grasahan is yung needle bearing tsaka yung radial bearing. Lagyan lang natin to, kailangan ipack natin siya ng puno. Tapos yung ding bearing sa loob, pupunuan din natin ng grasa. Ito, mas maganda to kung meron kayong pang-inject ng grasa. Mas madali natin malalagyan kung may pang-inject tayo doon sa loob. Sunod naman natin lalagyan ng grasa is yung inner wall ng female torque drive, yung loob nito, yung pader niya sa loob. So torque drive ni Honda Beat tsaka ni Honda Click, same lang sila na 7.3 to 8.3 grams of grease. Kay EDV 160 naman, 6.3 to 7.3 grams of grease. Ganyang karami yung 7.3 grams of grease. Tingin ko ang purpose nito is para hindi maubusan ng grasa or matuyuan yung dalawang bearing. Kasi outward yung force nito, kaya mapupwersa siya na sumiksik dun sa dalawang bearing. Nalagay ko na siya lahat sa inner wall. Siguro feeling ko mga kalahati ng inner diameter ng dalawang bearing. Ganun kakapal yung layer niya. Tapos ang last na gagrasahan natin is itong torque drive female grooves. Yan, tatlo na yan. Yung tatlong slots. Ito pare-pares lang kay Honda Beat, kay Honda Click, kay ADV na 1.7 to 2.2 grams of grease. Ganyan naman kadami yung 2.2 grams of grease. Each groove, lagay natin. Feeling ko puno siya pag nilagay. Sobra pa. Itong dami nito is 2.2. So kung ibabawas natin, siguro mga 1.7 plus. So kailangan talaga puno itong each groove. Ayan, nalagyan ko na lahat. Yung tatlong grooves, puno siya. Ang importante dito, pag matuyuan to, kasi magkakaroon ng friction tong sliding pin dito sa female torque drive slots na nagkukos ng pagkauka niya. Kagaya ng sabi ko kanina, depende yan sa motor kung ilang grams yung ilalagay na grasa. Kaya mas okay kung silipin nyo mismo sa shop manual ng kasa, tapos picturean nyo na lang. Para sa akin naman yung dami ng grasa sa loob nito, siguro babawasan ko na lang siya din ng konti kasi baka naman magkalat siya. Kasi hindi naman press fitted tong dalawang bearing na to sa drive shaft, kaya pwede siyang lumabas na ganun. Gagawin ko na lang sigurong kalahati yung amount na ilalagay ko dun sa loob. Para sa akin lang yun syempre. Ngayon depende na sa inyo kung gusto nyo sundan or hindi yung standard ng manufacturer mismo.